Magandang araw po! Ako po si Doc Angel, ang magbibigay sa inyo ng importanteng kaalaman tungkol sa chronic kidney disease. Alam nyo ba na maraming mga Pilipino ang nagkakaroon ng sakit sa kidney o bato? Kada oras, may isang Pilipino ang namamatay dahil sa sakit na ito. Alamin natin ang mga bagay tungkol sa sakit na ito at kung paano ito maiiwasan at gawin. Ang kidney ang siyang tagalinis ng dugo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga nakakapinsalang sangkap tulad ng creatinine, urea, at iba pa sa pamamagitan ng pag-ihi. Marami din itong ibang importanteng tungkulin tulad na lamang ng pagtanggal ng sobrang tubig at pagpapanatili ng sapat na dami nito sa katawan, pagbalanse ng mga asin at acid base sa katawan ng tao, paggawa ng erythropoietin, isang hormone na kinakailangan upang mapanatili ang antas ng hemoglobin o pulang dugo at iba pang mga tungkulin. Ano ang mga sanhi ng pagkasira ng kidney? Kadalasan, ito ay dulot ng hindi sapat na pagkontrol ng BP o blood pressure ng isang taong may alta presyon o hindi pagkontrol ng asukal sa katawan ng isang taong may diabetes. Kaya importante ang pagpapagamot ng alta presyon at diabetes. Ang pagkasira ng kidney ay maaari ding dulot ng impeksyon sa kidney o di kaya'y mula sa mga komplikasyon ng iba pang mga sakit tulad na lamang ng SLE o lupus, polycystic kidney disease, at ang pag-inom ng herbal medications. Ang pangunahing lunas sa sakit sa bato ay ang pag-iwas sa mga komplikasyon ng mga nasabing sakit. Kailangang tama ang pagkontrol ng alta presyon o asukal sa katawan sa pamamagitan ng tamang ehersisyo at wastong pagkain at pag-inom ng tubig at regular na konsultasyon sa inyong doktor. Mahirap na kapag masira ang ating mga bato o kidney dahil kadalasan hindi na ito maibabalik sa normal. Kapag ikaw ay mayroon ng end-stage kidney disease, ang tanging magagawa na lamang ay kidney transplant, lalo na sa mga batang pasyente at mga taong may kaya o di kaya'y habang buhay na pagdadialysis. Ano naman ang dialysis? Ang dialysis ay isang artipisyal na proseso na tinatanggal sa katawan ang mga produkto ng metabolismo at sobrang tubig. Ito ay panligtas buhay sa mga taong may permanente o panandali ang paghina ng kidney sa pamamagitan ng paggamit ng makina. Ang pagdadialysis ay tumutulong sa katawan sa pamamagitan ng paghalili sa mga nasabing tungkulin ng mga kidney maliban sa iba pang tungkulin tulad na lang ng paggawa ng erythropoietin. Palaganapin natin ang kaalaman tungkol sa kidney disease. Isa ito sa mga sakit na maaaring maiwasan. Huwag mahiyang magtanong. Kumonsulta sa tamang doktor. Salamat!